Umalis na ang 42-year-old na Pilipinong alamat ng boxing na si Manny Pacquiao papuntang Estados Unidos upang simulan ang pagsasanay para sa darating na August 21 na laban kontra sa walang talo na WBC at IBF welterweight champion na si Errol Spence Jr. sa Las Vegas. Si Pacquiao ay kasalukuyang senador ng Pilipinas ay hindi napalaban sa loob ng 2 taon, kaya maraming mga boxing fans ang nag-alala dahil sa kanyang edad kontra sa 31-year-old na si Spence. Nagkaroon siya ng historical performance na kanyang tinalo ang WBA champion na si Keith one-time Thurman noong July 2019. Nanalo siya kay Thurman sa pamamagitan ng 12 rounds decision at nakuha ang WBA welterweight belt nito. Tinanggal muna kay Pacquiao ang WBA title at binigay ito kay Ordinis Ugas. Ngunit plano itong balik bago mangyayari ang kanilang salpukan ni Spence upang maging 3 belts ang nakataya. Ito ay napakalaking laban sa welterweight division sa taong ito. Ang president ng WBC na si Mauricio Sulaiman ay nasisiyahan ang isang alamat na tulad ni Manny Pacquiao ay makikipaglaban para sa titulo ng WBC at walang masabi kundi ang papuri sa 8th Division World Champion sa kanyang interview sa Behind the Gloves. Manny Pacquiao is a legendary champion, a Hall of Famer, sabi ni Sulaiman sa Behind the Gloves. Malaki daw ang impluensya ni Pacquiao sa mundo ng boxing at bilang senador ng Pilipinas, pinatunayan daw muli ni Pacquiao na kanyang tinalo si Keith one-time Thurman. At si Pacquiao daw ay meron daw talagang opportunity na manalo sa bawat laban, dagdag pa ni Sulaiman. Kaya ang WBC President na si Mauricio Sulaiman ay nagsabing, irresponsable ang taong aakusahan si Manny Pacquiao na gumamit ng steroids at enhancing drugs. Irresponsable daw dahil si Manny Pacquiao ay natest na ng PEDS o performance enhancing drugs sa sobra 100 times at hindi ito lumabag. Dagdag pa ni Sulaiman, si Manny Pacquiao daw ay hindi pa nagkaroon ng doping issues, sobra na siya 100 times na test. Kaya wala daw alinlangan na ay responsable ang taong nag-aakusa kay Manny Pacquiao tungkol sa doping. Si Pacquiao daw ay asset sa boxing sports, asset sa humanity, at buo ang kanilang suporta kay Pacman. Ang laban ng Pacquiao vs Spence daw ay napakalaki ayon kay Sulaiman. Samantala, si General Casimiro ay bumalik sa dating schedule kontra kay Guillermo Rigondo. Ang edisyon noong August 14 ng Showtime Championship Boxing ay naibalik na sa original na laban. Pagtatanggol ni Casimiro ang kanyang titulong WBO Bantamweight kontra sa dating lineal junior featherweight champion na si Guillermo Rigondo sa Dignity Health Sports Park sa Carson, California. Ang balita ng laban ay kinumpirma ng BoxingScene.com na si Sean Givens, pangulo ng Manny Pacquiao Promotions. Si Manny Pacquiao ang humahawak sa karera ni Casimiro. Si Rigondo may kartadang 20 wins, 1 loss at may 13 knockouts ay muling pumasok matapos nag-withdraw ang 4 division champion at kasalukuyang WBC Bantamweight King na si Nonito Donaire. Hindi natuloy ang laban ng Donaire versus Casimiro dahil si Donaire at ang asawang manager trainer na si Richelle Donaire ay inaakusahan si General Casimiro may kartadang 30 wins, 4 losses at may 21 knockouts na hindi tumugon sa tamang oras ng kahilingan magsumiti ng mga papeles upang magpa-enroll sa random drug test na isagawa ng Voluntary Anti-Doping Agency o VADA. Kasama na dito sa dahilan ang mga trust talks na nagmula mismo kay Casimiro na inakusahan ni Donaire na walang respeto sa sports at mismo sa kanyang asawang si Rachel. Ito ay unang naiulat na papalitan ni Donaire may kartadang 41 wins, 6 losses at may 27 knockouts si Rigondo upang lumikha na isang tunay na unification fight sa August 14 na ilabas sa Showtime. Salamat sa inyong suporta, mag-iwan na lang kayo ng comment, like at subscribe.